What's up guys, welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at click ang notification bell para laging updated sa mga about upload na video tungkol sa my Shopee. Dahil for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw ng ating pera sa my Shopee Pay. Kaya siguraduhin mo lang guys na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano yung proseso. Para makapag-withdraw sa Shopee guys, sa ating Shopee Pay, open lang natin ang ating app at makikita nyo na dito guys, meron tayong balance na 2,231 at sa kabila meron tayong coins na 223.10. Kung hindi nyo na yan gagamitin yung pera nyo guys sa may Shopee Pay, pwede natin yan i-withdraw. So, i-click lang natin yan, yung Shopee Pay natin, para ma-view natin yung iba pang mga information or details. Ayan, wait lang natin yung loading. At ayan, makikita na natin yung Shopee Pay. Sa kabila, makikita pa rin natin yung ating Shopee Coins. So, makikita natin dito guys yung top up, scan, pay, transfer, withdrawal, at request. Bali, click lang natin guys yung withdrawal natin para makapag-proceed tayo sa pag-withdraw ng ating pera sa my Shopee Pay. Bali, kailangan dito guys ng bank account. So, ayan, click lang natin guys yung add para makapag-add tayo ng bank account. So, ayun, makikita natin dito yung add bank account. So, kailangan natin mag-provide ng ating mga information. Una, full name in your bank account. Kung ano pong pangalan mo sa bank account mo na ilalagay dito, ganun din po dapat ang ilalagay mo sa my Shopee Pay. Next, lagay mo lang yung account number mo at i-click lang natin guys yung bank name. Hanapin lang natin dito guys yung bangko kung anong meron ka. For example, may bangko kang BDO, Bank of the Philippine Island, BPI Family Savings, at iba pang mga bangko. So, hanapin mo lang dyan yung available. Kapag nakapili ka na guys, click mo na yan yung bangko na napili mo. Bali, halimbawa guys, click natin yung Banco de Oro Bank or BDO. Ayan, ganyan po yung lalabas. Lagay mo lang guys yung tamang account number mo at tamang full name para wala ka ng problema. After natin maglagay ng ating information guys, ganito yung lalabas. Mag-enter tayo guys ng ating Shopee Pay PIN. Pagkatapos natin maglagay na password, ganito po yung lalabas. Success na po. At ayan. Ibig sabihin na register na yung ano natin. Meron text message mula sa Shopee. Ibig sabihin na register na natin guys ang ating bangko sa my Shopee. Baling gawin natin ngayon, i-click na natin guys yung withdrawal para makapag-proceed na sa pag-withdraw. So ayan, i-refresh lang natin kapag ganyan po yung lumabas. Refresh lang natin para ma-refresh po yung mga data na ayan, ginawa natin. So ayan, ganito na po yung lalabas after natin mag-refresh. Withdraw from Shopee Pay to select bank account. So ayan, ilagay lang natin dito guys ang ating bank account. Since yan lang po yung nilagay natin at isa lang siya. At ilagay lang natin dito yung withdrawal amount ko magkano. So 2,231, yan po yung i-withdraw natin. Yung admin fee, libre lang po, kaya mas okay. I-click lang natin guys yung next para makapag-proceed na at ma-withdraw na natin yung ating pera sa my Shopee Pay. So enter lang natin dito ang ating Shopee Pay PIN. At ayan, processing at success na. At ayan, in progress na siya guys. So yung 2,231 natin ay matatransfer na sa ating bank within 1 to 2 working days. So, antayin na lang natin na ma-receive sa ating bangko yung withdraw natin sa my Shopee Pay. Ayan, screenshot nyo lang yan guys for documents at click lang natin yung okay. So, ayan, nakikita nyo guys wala ng balance. Ibig sabihin, napaprocess na po yun ni Shopee yung pera natin at wait na lang natin na ma-transfer sa ating bank account. 2 days later. Bale, ito na yung update guys. Papakita ko na sa inyo guys, after 2 days, dumating na po yung withdraw natin sa my Shopee Pay. Bale, inopen ko na yung bank transaction natin guys sa may bangko natin dahil meron akong app nila. So, ito, posting date nung June 2, 2021, pumasok na yung withdraw natin sa my Shopee Pay. Next, yung description, gamit po nila Dragon Pay Corporation at branch name at Recon Unit. Yung debit, credit, ibig sabihin na credit, ibig sabihin na lagyan ng pera yung ating bangko. So, yung amount ay 2,231. Yan po yung nanggaling sa my Shopee Pay natin. Currency, PHP, check number 0. At yung at sa running balance, may kita rin natin dyan. Pero, ha-hide ko lang yan, guys. So, ayan. Ibig sabihin, guys, successful yung pag-withdraw natin sa ating Shopee Pay. At make sure, guys, maglagay lang kayo ng bank account ninyo. At make sure din na dapat tama po lahat ng mga information na ilalagay ninyo, lalo-lalo na sa may pangalan at sa may account number. Kasi kapag merong mali, hindi mapupunta sa inyong bank account yung i-withdraw ninyo na pera mula sa may Shopee Pay. So ayan, make sure guys, double check nyo lang palagi para hindi kayo magka-problema at hindi magkamali. So ayan lang guys, ganun lang po kadali kung paano mag-withdraw ng ating pera sa ating Shopee Pay.
Kung may mga katanungan ka pa, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-click ka na po ng subscribe na yan at yung notification bell para laging updated ka sa mga bawat upload natin na video tungkol sa My Shopee. Hanggang dito na lamang ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.